Tito Johnson, arestado ang 32 anyos na lalaki matapos na ngayon umano ang isang bisikleta sa barangay 761 sa Malate, Maynila. Naaktuhan mismo ng CCTV ang pagnanakaw ng sospek sa gravel bike na ito sa mismong unit ng biktima. Mula sa ikalimang palapag ng apartment, ibinaba ng sospek ang bisikleta at saka ito tinangay palabas ng kalye. Sa salaysay ng biktima, bagong bili lang niya ang bisikleta na nagkakahalaga ng 35,000 pesos. Inireport niya ang insidente sa barangay at agad namang tinugis ng mga pulis ang sospek. Sa pamamagitan ng mga CCTV, nasundan ng mga otoridad ang dinaanan ng sospek at natuntun siya sa may Santa Ana, Maynila. Sa imbestigasyon ng Malate Police Station, napag-alaman ng miyembro umano ito ng Salisi at Akyat Bahay Gang. Inamin naman ng sospek ang akusasyon sa kanya. Pero nasilisihan niya ang pagpasok, kaya nakapasok po siya sa loob. Importante po sa akin to kasi hobby ko po siya and then ginagamit ko po siya sa work. Humingi po ang dispensa sa nagawa ko. Dala lang po ng pangangailangan ko. Meron na siyang mga previous record. Actually, may carnapping pa to eh. May involvement pa siya doon sa mga ibang nawawalang bike. So, ganun po yung lakad niya talaga. So, yung mga nawalan ng bike dyan, baka pwede kayong pumunta dito sa Malate Police Station para i-identify yung huli natin na yung suspect dito sa pagnanakaw ng bike. Tito Johnson, una nang sinabi ng barangay na marami na talaga silang record ng mga nawawalan ng bisikleta sa lugar. Yun nga lang ay natatakot sila na magreklamo. Kaya naman itong suspect na ito ay mahaharap sa kasong theft. Pinag-iingat naman ng pulisya ang publiko lalo na't naging talamak ang nakawan sa mga bisikleta na itinuturing ngayon na isang alternatibong transportasyon simula ng pandemya. Tito Johnson. Maraming salamat, Karen D. Guzman.